Hi guys, welcome back to my channel. Today in this video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-track ng ovulation ko. Kasi marami akong ovulation kit. Ipapakita ko sa inyo yung kung gaano kadami yung ovulation kit ko. So, ganito siya kadami, guys. I think 50 pieces yung ovulation test strip. So, ganito siya. And then, may kasama siyang 25 pieces na pregnancy test. For me, medyo tested ko na yung brand na to. Medyo cheap siya, pero tested ko na siya. Kasi, nung time na nag-IUI ako at nag-IVF, meron akong monitoring nun. So, every time na nagmo-monitoring ako, tinatimingan ko rin na gamitan ng ovulation test strip. Kaya alam ko kapag nag-positive ovulation kit ako dito sa ultrasound and sa blood test ko, it shows na matured na talaga yung egg ko. And then every time na magba-blood test ako at mataas na talaga yung luteinizing hormone ko, sure yon, nagpa-positive ovulation kit ako. So, ginagawa ko yon kasi nga gusto kong magkaroon ng reference na din about dito sa paggamit nito kasi para mapatunayan ko din na at least totoo nga siya pagdating sa akin na if nag-positive ako dito sa mga ovulation kit na to, alam ko yung luteinizing hormone ko ay medyo mataas na din. So, tinago ko yung mga test strip na yun at tinatandaan ko talaga. Usually kasi regular 28-day cycle yung period ko. So, 28 days yon. Usually, during the cycle day 12, medyo nag-start na yan. And then, on the 14th, sakto na yon. Parang ovulation period ko na talaga yon. So, yun nga pala guys, kapag nagtatrack ako ng ovulation ko, or kayo, kung magtatrack kayo ng ovulation nyo, make sure na kabisado nyo yung cycle nyo. Paano ba magbilang ng cycle? So, from the day 1 ng inyong period, ika-count nyo, yun yung day 1 nyo. And then, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, and so on, hanggang maging day 12. So, ganon. Always remember yung day 1 nyo ay first day ng inyong period. So, mako-consider according dun sa kato, yung nag-IVF ako, day 1 ng mens ay mako-consider lang kapag it is red flowing period talaga siya. Pero pag mga dark brown or pinkish spot, hindi pa siya talaga first day ng mens. So, for example, today, tanghaling tapat. Nag-brown spot ka. Hanggang gabi, brown spot pa din. And then, gabi ka pa, mga, let's say, 8 PM, nag-red flow siya. So, ang day 1 mo ay kinabukasan. For example, ngayon is Sabado. 8 PM, nag-red flowing menses ka. So, hindi today yung day 1 mo. Ang day 1 mo is counted on the next day, which is Sunday. Yun, ganun. So, kapag ikaw ay may 28 days cycle ng period, usually, kapag sa akin yun ha, 28 day cycle, nag-start ako mag count ng ovulation or mag test ng ovulation on the cycle day, usually 9. Minsan kasi napapaaga eh. Minsan napapaaga. So, minsan sinisimulan ko na lang siya ng cycle day 9. So, pag sinabing cycle day 9, yun yung ika-9th day ng iyong period. So, from day 1 ng mens, day 1, day 2, 3, 4, day 5, day 6, day 7, day 8, day 9. Yan, ganun. So, ayan, it is my cycle day 8 today and mag-test tayo ng isang ovulation predictor kit. So, titignan lang natin and then bukas ulit. Cycle day 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, try lang natin kung kailan tayo makakuha ng positive. So, ganito yung itsura niya, guys. Kulay pink lang siya na strip. Ididip mo lang siya sa urine. And then, wait mo lang siya. So, tignan natin. Okay, wait lang. Medyo dark. Meron na siyang luteinizing hormone. So, nakaka-detect na siya ng luteinizing hormone. Ganyan yung hormone para mag-help sa follicle na mag-release ng eggs. Para mag-burst siya. So, yan. So, cycle day 9 today and yung aking ovulation test
hindi pa siya masyadong dark. So, wait pa tayo ng 2 to 3 days. Baka mag-darken na siya. Ito guys, itong pinakataas, yung upper one, ito, yan yung tonight. So, wait na lang natin matapos yung test. Wait natin ng few minutes na ma-distribute properly yung urine. So, ito, kahapon. Itong nasa baba. So, ito to. Ito, kahapon to. Yan yung control line, ito yung test line. Kahapon is my cycle day 11. So, ayan siya. Medyo faint pa. And then, today is my cycle day 12. Hindi ko kasi na-film yung kahapon. And today is cycle day 12. Kaninang hapon, kaninang umaga, before lunch, nag-test ako. Kasi ramdam ko na medyo parang may hot flashes ako. And pag ganun ramdam ko, medyo tumataas yung estradiol ko or estrogen. Kasama na dun yung luteinizing hormone. So, ayan guys. Medyo, kung compare kagabi ito, medyo faint pa yung test line. And nakikita nyo dito, medyo, ano na siya. Magda-darken na. So, today is my cycle day 12. Cycle day 12 today. Kanina yan, before lunch. And then, inulit ko na lang today kasi I am closer na nga na mag-ovulate. Closer to ovulation na ako. So, ayan. Kung mapapansin nyo, medyo nagda-darken na siya. Pero, hindi pa yan positive ovulation. So, wait pa natin na magpareho yung color nila. Kasi, sa control line. Ito yung control line, ito yung test line. So, usually, positive ovulation talaga ako kapag sobrang peak yung luteinizing hormone. So, dapat itong test line ay magiging kaparehas nitong yung color, magiging kaparehas ng control line. Or, darker than the control line. So, balikan ko kayo bukas. So, ayan, today is my cycle day 13. So, eto, itong basa pa, ito yung ngayon lang, 10 o'clock. And, kanina, ito, cycle day 13 din to kanina lang, after lunch, kinuha ko, dry na siya. So, ganun pa din, dark na talaga siya. And mukhang peak na talaga yung luteinizing hormone ko. Pero kung makikita nyo, mas peak siya ngayon kasi mas darker ngayon yung ito. So, antayin natin yan na matuyo. And then, let's see. Cycle day 12, kahapon, twice ako nag-test. After lunch and evening, halos parehas lang siya. And kung makikita mo, medyo nagda-darken na siya from the previous days. And then, today is cycle day 13. Ito siya kung makikita nyo. Sobrang peak na siya. Yung control line at yung test line, halos same color na. And kaninang after lunch, almost the same color na rin yung itong test line and yung control line. However, kung makikita nyo kanina, medyo manipis pa, diba siya? So, ngayon, halos medyo kumakapal na siya, oh. Ayan, so, I think mamaya talaga magpipik pa siya. Mga after a few hours, or usually kasi midnight siya nagsusurge. So, let's see. So, nagpik na siya ng madaling araw ng cycle day 13 in between ng cycle day 14. And then, nung cycle day 14, 8 o'clock in the morning, eto, nag-test ako, eto siya. So, kung makikita nyo, medyo hindi na siya ganun kapula. Pero dark pa din. So possible talaga in between yung madaling araw niyan nag-ovulate. And then nung pagkagabi ng mga 10 o'clock, medyo manipis-nipis na siya. Makikita niyo, medyo manipis na siya. And then nung cycle day 15, kinabukasan, ayan, 8 o'clock in the morning, wala na siya. As in, unti-unti na siyang nawala. Diba? Mabilis siyang nag-faint. I mean, mabilis siyang nawala. And then, so, ayan. Kung kayo ay nag-wonder kung paano ba talaga gamitin ito, hindi lang siya porket nakakuha kayo ng 2 lines, hindi yun yung positive. And also, may disclaimer tayo dito. Hindi to applicable sa lahat, lalong-lalo na kapag may severe PCOS ka. May severe polycystic, hindi siya masyadong applicable kasi nga hindi natin alam kung talagang mag-ovulate ka talaga or
may laman talaga yung inyong follicle. So, hindi guaranteed. Ito ay guide lang. And kung sa akin naman, kung dati nag-positive ovulation test ako, kapag ako ay nag-undergo ng IUI and IVF, yun ay may monitoring yun. So, hindi naman ibig sabihin nun na every cycle is ganun pa rin yung makukuha ko. So, this is just a guide. Kasi, diba, mahirap naman manghula kasi based sa calendar method, magka-count ka ng 14 days after your period and 14 days before ng period. Pero minsan talaga pumapalya. So, you have to observe mo din talaga yung hormones mo. So, ito yung purpose ng paggamit ko ng ovulation predictor kit. So, yun lang guys. Thank you very much for watching. And if you are new here and you find this helpful, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe if you haven't. And I will see you on my next video. Bye-bye!